aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay karanasan ni Rogelio. Nangyari ito taong 1971 sa probinsya ng Antique. Simulan na natin ang kwento. Sa mga panahong ito ay nagtatrabaho si Rogelio bilang tagabantay ng mga palay na nakatanim sa lupain ng kanyang amo. Bagamat maliit ang kita sa ganoong trabaho, ay hindi iyon dahilan para magreklamo siya sa buhay. Oo nga at salat sa pera ang kanilang pamilya, pero hindi naman dumarating sa puntong nagugutuman sila dahil sa wala ng makain. Nariyan kasi sa paligid ang mga punong kahoy at mga talbos ng halamang maaari nilang ipanglaman sa kanilang mga sikmura. Kung gugustuhin naman nilang kumain ng karne, ay maaari silang magkatay ng isa sa mga inaalagaan nilang manok. Kung sawa naman sila sa karne ng manok, ay madali lang manirador ng mga ibon sa bundok para makakain ng karne ng mga yon. Si Rogelio ay mayroong pinsang babae na nagngangalang Rosana. Katulad niya ay elementarya lang din ang natapos nito. Pareho silang nasa 18 taong gulang ng mga panahong yun. Wala ng mga magulang si Rosana dahil namatay ang ina nito sa panganganak sa kanya. Ang tatay naman nito ay hindi malaman kung sino ba. Hindi kasi ipinaalam ng yumaon nitong ina kung sino ang tatay ng bata noong ipinagbubuntis niya ito. Ang tanging nakakasama ng magpinsan sa kanilang bahay ay ang ina ni Rogelio na mayroon ng edad. Nasa 60 taong gulang na ang ginang dahil huli na ito nang magbuntis kay Rogelio. Ang ama naman ni Rogelio ay pumanaw na. Mga 10 taon na ang nakararaan dahil sa karamdaman itong nakuha sa paggamit ng tabako. Dahil doon ay si Rogelio na ang humalili sa kanyang ama. Sa bata nitong edad ay kinailangan ng magtrabaho. Nang sa gayon ay may magastos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Hanggang sa magbinata si Rogelio ay hindi ito tumigil sa pagtatrabaho sa bukid. Kapag sasapit naman ang tanghali ay dinadalhan ito ni Rosana ng pagkain. Nasabay nilang kinakain sa kubong pinagpapahingahan ng binata. Umuwi lamang ang dalaga kapag tapos na silang magkwentuhan ni Rogelio pagkatapos kumain. Isang gabi, habang naghahapunan ng kanilang pamilya sa kanilang hapag, ay ibinalita ni Rogelio sa kanyang ina na gusto raw itong isama ng kanyang mag-amang amo sa bundok para makapangaso. Bagamat tutol ang ina ni Rogelio na ito ay sumama, ay wala itong magagawa. Bukod kasi sa may basbas ng amo ni Rogelio ang pagsama nito, ay malaki rin daw ang ibabayad sa binata kapag nakahuli sila ng malaking hayop. Pero lingid sa kaalaman ng ginang ay iba ang dahilan kung bakit pupunta sa bundok si Rogelio kasama ng mga amo nito. Ang totoong dahilan ng pagpunta nila sa bundok ay para manghuli ng aswang. Ayon kasi sa kanyang amo, nakapag tinanggal daw ang balat ng mukha ng aswang at itago yon na parang kayamanan, ay katakot-takot na swerte daw ang darating sa kung sino man ang mangangalaga noon.
labis na mapanganib ang gagawin nilang pagpunta sa bundok. Kung kaya't nilakihan ng kanyang amo ang halaga na ibabayad nito sa kanya. Iyon ang katotohanan na hindi masabi ni Rogelio sa kanyang ina dahil nakakasiguro siyang hindi ito papayag. Lalo na at ang pagpunta nila sa bundok ay may kinalaman sa panghuhuli nila ng aswang. Nang gabi ring yun ay humiga lang si Rogelio sa kanyang higaan. Gawa yon sa isang papag na awayan na napapatungan ng makapal na telang sapin na ibinigay ng kanyang amo. Hindi na siya nakatulog dahil sa isiping delikado ang kakaharapin niya kinabukasan kasama ang mga amo. Kinaumagahan, nakahanda na ang lahat ng sasama. Bukod sa kanya at sa mag-amang amo niya ay may dalawa pang lalaki ang sasama para maghanap ng aswang. Bawat isa sa kanila ay pinahiram ng kanyang amo ng mahabang baril. At ang utos ng kanyang amo, kapag may nakita raw na hayop na higit na mas malaki sa ordinaryong itsura nito, ay huwag magdalawang isip na barilin. Dahil malaki raw ang tsansa na aswang yun. At kapag narinig daw nila ang putok ng baril, ay agad na puntahan ang pinanggalingan noon. Silang dalawa na raw ng kanyang anak ang tutuklap at magtatanggal sa mukha ng aswang. Noong halos nasa pusod na sila ng gubat, ng inakyat na bundok, ay saka naman napagod yung anak na binata ng kanyang amo. Dahil may kaya iyon sa buhay at napakatamad kung kaya't madaling mapagod. Hindi kasi yun sanay sa mahabang lakaran. Doon nagpa siyang iwanan ng kanyang amo yung anak nito at inihabilin kay Rogelio na ito'y bantayan. Ang amo niya na lang at ang dalawa pang lalaki ang nagpatuloy sa paglalakad. Halos 30 minuto ang lumipas ay pumaimbabaw ang mga putok ng baril. Narinig yun ni Rogelio at ng anak ng kanyang amo. Agad na tumayo ang dalawa dahil alam nilang hudyat yun na nakahuli o nakapatay na ng aswang ang mga kasama. Halos takbuhin na nila ang pinanggagalingan ng mga putok ng baril. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo ay sinalubong sila ng amo ni Rogelio. Humahangos ito dala-dala ang isang maliit na sako. Bilisan nyo! Takbo na! Marami sila! Patay na yung dalawang kasama natin! Sambit ng amo niya. Nang marinig yun ang dalawa ay mabilis na rin itong tumakbo. Pero sunod-sunod na kaluskos ang naririnig nila. Parang papalapit yun ng papalapit. Ang ginawa ng amo niya ay ipinasa yung hawak nitong sako sa anak at nag-utos ng pare-pareho tayong mamamatay rito kapag hindi sila napigilan. Ipagpatuloy niyo ang pagtakbo. Seryosong utos ng kanyang amo. Ipinagpatuloy nga ni Rogelio ang pagtakbo kasama ang anak ng amo. Pero hindi nila mapigilan na lingunin ito. Kitang-kita ng dalawa. Naglabasan yung mga itim na aso mula sa mga halaman at puno. Pinagtulungang lapain ng mga yun ang kanyang amo. Bagamat gustong tumulong ng dalawa, ay alam nila na wala silang magagawa. Kung kaya't ang tanging ginawa nila ay ang tumakbo ng tumakbo. Ligtas namang nakabalik ang dalawa sa bahay ng amo. Dahil sa nasaksihan ng anak ng amo, ang nangyari sa kanyang ama ay nagkasakit ito at nawala sa katinuan. Hindi na rin ito nagsalita buhat noon. Si Rogelio naman ay bumalik sa kanilang bahay. Napag-alaman niyang naiuwi niya pala yung maliit na sako na ipinasa ng kanyang amo sa anak nito. Nakinuha niya naman dito
nang makitang nahihirapan na ang binatang tumakbo papalayo sa gubat. Nang buksan ni Rogelio ang sako, ay labis itong nagulat. Naglalaman kasi ang sakong yun ng sariwang balat. Nang bulat-latin niya yun, ay kitang-kita niya na mukha iyon ng bata. Bagaman at mukha iyon ng bata, ay nababalutan naman yun ng makapal na balahibo sa pisngi at sa noo. Inilihim ni Rogelio ang tungkol sa mukha ng aswang na nasa kanyang pangangalaga. Pinatuyo niya yun at pinausukan. Sa mga pagkakataong yun, ay siniguro niyang hindi siya makikita ng kanyang ina. Nang tuluyan ng matuyo ang mukha ng aswang, ay ibinalot niya iyon sa isang pulang kumot at tinalian. Inilagay niya iyon sa loob ng isang baol at ikinandado. Mula ng araw na iyon, ay sunod-sunod na ang swerteng dumating sa buhay nila Rogelio. Ang pinsan niyang si Rosana ay nakapangasawa ng isang mayamang Hapon na dumayo sa kanilang probinsya. Ang asawa ng kanyang pinsan ang nagbigay sa kanila ng malaking halaga para makabili ng lupain na siyang pinagtaniman ni Rogelio ng mga palay. Naging maayos at masagana ang buhay nila Rogelio. Sa paglipas ng panahon, ay ikinuwento na rin ni Rogelio ang kanyang sikreto sa kanyang mga naging anak at apo. Naniniwala siya na ang swerteng kanilang tinatamasa ay nagsimula noong mapasakamay niya ang mukha ng aswang. Yun! Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin sa araw na to ay nakikiusap po ako na pakilike po and share ng video natin. Tapos pakisubscribe na rin po ng channel natin dahil malaking tulong po ito para makapag-upload pa po tayo ng mga kwentong katulad nito. Maraming maraming salamat po. Muli ay ako si Captain Kokak at ito ang kwento. Captain Kokak.